Good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng mga naka-online sa Christ of the Philippines Signal Village Church. We are on live kasi po at 4 o'clock. We still have 2 minutes. So meron na pong nanonood na isa. Sige po, if you are online, let me know if you are online. Thank you. Alam ko po na inaabangan nyo to. Sige po. Let me know if you are online. Just comment. Kasi hindi ko pa rin nakikita if you are online. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Wow, yeah. Nakita ko na online na nga. Uy, good morning po. Please comment. Please comment kung sino po ang nanunood. Morning. Wow, good morning. Si Esther ay nanunood. Si Pastora Nina, nandyan na po si Pastora Nina. Nag-aabang kung ano ang pag-uusapan today. Nelson, good morning, Sister Leia. Yes, good morning. Ngayon lang po ay ako po ang makikita nyo. Pero mamaya, you will see our special guest for today's broadcast ng ating Discarded Tip. So ito po ay in-air po natin every Sunday. Ito po ay bunga ng mga pag-iisip ng lahat ng mga leaders, especially ng creative team, kung paano po tayo natin may involve ang bawat isa. At the same time, paano po natin mafe-feature ang lahat ng effort na ginagawa ng ating mga members ng church. So we are from Christ the Philippines Signal Village Church. We welcome all our churches all over the Philippines, all over the world, and welcome po sa lahat po ng mga non-CTTP. Welcome! Hayaan nyo pong maging blessing po kami today sa inyo sa discarded tip na ibibigay po namin. Sabi ni Haren Balbuena ng CTTP Rock, good morning Pastor Haren! Lian is watching, Isabel is watching, Lovely is watching, good morning, hello po, thank you for watching. Sige po, mag-comment lang po kayo para po makita namin kung sino po ang mga naka-online today. Salamat po sa mga heart-heart nyo po na binibigay sa inyong mga comment, thank you so much. So gaya po ng sabi ko, this is a discarded tip. So sa lahat po ng mga naka-online, ano po ba ang pag-uusapan po natin today? So pag-uusapan po natin ang naging probably sa marami po sa atin it's a new norm. Bagong-bago po ito sa marami, pero there are a lot din po na nakakausap namin na matagal na palang ginagawa ang ganito. So ano ba ang pag-uusapan natin? Let's flash it in the screen para yan, discarded tips para po sa mga work from home. So sino po ba yan, yung mga work from home? Alam ko po yung mga nanay na masisipag, lagi po kayong work from home. Yun nga lang, walang bayad. Pero ito po yung mga yung mga dati po na nag-office, pero dahil po sa lockdown na nagyari, ngayon ay nagtatrabaho na sila sa bahay, pero ang trabaho nila ay pang-opisina pa rin. So, let's welcome all our ating mga guests for today. Sila po ay basically mga young professionals. Kasama po sila ng D-group po natin. We are so blessed na i-feature po sila. At alam ko po, marami po tayong magigets, mga tips na ibibigay po nila. So let's all welcome ang ating pong mga guest for today. Sige nga po, let's all welcome ang ating pong mga guest. All the way from Taguig City. Lahat naman po sila sa Taguig City. So let's all welcome Ate Isabel Serrano. Oy, kaway-kaway Ate Isabel. Ate Hannah Flores. Hello. Okay. And syempre, meron tayong mga guwapo na kasama din, bukod sa magandang dalawang kasama natin, si Brother Gid Flores. Gideon! Diba? Morning! And also, hindi patatalo, guwapo na aming pamangkin, Nico Padua! Wow! Hello po! Good morning!
So, wow, sila po yung mga magbibigay sa atin ng tips sa working from home. So, pakilala muna. Sabel, pakilala ka, ano ba ang trabaho mo ngayon? Saan ka nagtatrabaho? Aside from you are now working from home, pero where do you previously work? Hello, magandang umaga po sa lahat. Happy Sunday, Sabel. Basarano from D9 Group. So, current po ay nag-work ako sa BGC. Ang company po na pinag-aralan ko ay Aboitiz Power Corporation. So, basically, nasa power industry po ako, utility. Nag-generate kami ng mga kuryente, tapos i-distribute namin sa iba't iba. Ayun. Tapos, ang work ko ngayon, I work ako sa legal team ng regulatory. Basically, ito yung nagde-deal sa government na energy related. Aha. So, yun lang po yung brief background about my work. Thank you, Sabel. How about naman si Ate Hannah? Hello po, magandang umaga. So, ako naman po, nag-work din po ako sa BGC, so the finance center po. And ang company na pinagtatrabuhan po is Merck Group, which is a pharmaceutical and multinational company. So, I work as an HR advisor po doon and now I naka-work from home po. So, sana natutunan po kayo sa akin. Yes, surely yan. Pero before, pakilala ko ang gwapong susunod. Asan daw si Pastor Norden? Naku, hinahanap si Pastor Norden. Siya po ang technical. Alam niyo po, last Sunday, hirap siya na siya ang host tapos technical pa siya. Kaya sabi niya, magte-technical na lang ako. Kaya po, nasa back end po siya ngayon. Pero mamaya makikita niyo yung mukha niya. Okay, si Kuya Gijon! Again, good morning sa lahat ng mga viewers natin. Ako nga pala po si Gideon Flores and I'm currently working from home and nag-work po ako sa BGC, sa West McKinley, as a graphic designer sa Vistaprint, si Impress. So, yun po, sana may matutunan kayo mamaya sa aming mga i-discuss. Thank you. Thank you, Kuya Gid. Siyempre, si Miko Padua. Hello, good morning. Ako nga pala, nag-work ako sa HP, sa McKinley. Ang currently position ko ay Unix admin at the same time sa backup. Sana may maintindihan din kayo sa amin, may mapugot kayo sa amin na aral or tips para mapagaan yung buhay nyo sa pang-araw-araw. Yun lang. Oh, thank you. Sabi ni Pastor Nina, all from D9 lahat. At syempre, ang inyong D9 group leader, lovely. Hello, D9! Tapos, may shoutout dito, Ma'am Sabel. Samantha Mariano, gaganda naman ang friends ko, Isabel Serrano and Hannah Flores. Thank you, Sam. Wow, ganda naman nila. Sabi ni Ate Dang. So, syempre work from home na ngayon. So, coming from working sa office dati, it's your daily routine. Siguro matagal-tagal nang ginagawa nyo yon. So, what do you think is the advantage? And syempre may disadvantage pa rin of working home. Anong sa palagay nyo? Siguro si Miko muna. What's the advantage of working at home? Yan. Syempre po, ang pinaka-advantage po talaga is makita talaga natitipid natin. Hindi lang sa pamasahe, pati sa pagkain na din. Correct. Oh, tama. Ikaw naman, Gid. Ano ang advantage for you? Sa akin naman, ang advantage ng work from home, hindi lang siya tipid sa pera, kundi marami tayong nasa-save sa oras, sa effort, sa energy, pera na din. Syempre, sa oras, kapag, actually, 6-3 yung ano ko, yung schedule ko. So, usually, kapag work on site ka, gigising ka ng 2 hours before, 1 to 2 hours before ng shift mo. Syempre, magpe-prepare ka pa, tapos kakain ka pa, tapos yung biyahe mo pa. Tapos nakatipid din sa pamasahin, energy. Saka, ayun, marami talagang nasisave kapag work from home. Correct. Wow. So, ano pa? So, 2 hours before. So, ibig sabihin, 4 o'clock pa lang ng umaga dati. Gising ka na, Gid.
Opo, mga ganun. Di ba? Okay. Na-imagine ko na na advantage talaga ang work from home. Sabel, ano naman advantage for you working at home? Ako naman po, mahilig ako kumain sa labas. So, nakakatipid, bukod sa nga, nakakatipid ka nga ng money, nakakakain ka rin ng healthy kasi sure ka na yung mga ingredients nun ay safe, tapos, at saka malinis. Yun. Yes, kasi prepare mismo ng sa bahay, kung hindi man ang mga nanay, yung mga kasama natin. O minsan tayo na mismo ang nagpe-prepare ng food natin, di ba? Okay. Ate Hannah, what's your advantage for working from home? So since nakakapag-save tayo ng time, nagkakaroon ako ng more time to explore some skills. So for me, natutunan ko mag-play ng ukulele, which is hindi ko nagagawa noon. So, wow. Kasi marami kang na-save na time. So yes. Meron kang time to ano pa hone your skill or discover many skills pa, no? Sabi ni Marielle Soriano Tabora, watching from Nueva Ecija, God bless CTTPS BC. Sabi ni Pastora Nina, welcome Marielle Soriano Tabora. Didot is watching, Helen Pomar is watching also. Syempre may advantage, 'di ba? Ah, well said, sabi ni Pastora Nina. Siyempre merong ano, 'di ba, advantage. So somehow meron ding disadvantage ano kung working from home. Siguro you can name some disadvantages if any. Sabel, anong disadvantage sa iyo? Ako po, yung disadvantage since sanay kasi ako sa outdoor, so may times na pag lunchtime, nag-window shopping ganun, dahil ngayon hindi ka makalabas and wala mga open na stores. Tendency mo mag online shopping. So ayun na yung Shopee, Lazada. So kahit hindi, parang feeling mo hindi mo naman talaga kailangan pero gusto mo siya, bibilin mo kasi tingin mo makakatulong sa iyo or parang nakakagaan ng loob mo na may nabili ako. Ako recently po may bumili ako ng mat kasi pang workout ko, ganun. Marami akong binili na. Apo. Ano yung parang, nakatipid naman ako sa pamasahe, pwede ko naman sigurong bilhin ko. Parang ganun, ano? Opo. So, dahil opo, deprived ka na sa mall, so, enticing yung ano, yung online shopping. So, parang yun ang disadvantage for you. Yes. Si Miko naman, alam mo bakit si Miko sinunod ko? Kasi pareho kayo ng ano eh, ng hilig. Nakatipid ka ba sa pagbili ng sapatos, Nico? Nakatipid po sa damit, sa underwear, pero sa sapatos po, hindi po nakaligtas. Kakabili mo lang yata. Opo, kakabili ko lang po. Anong disadvantage? Disadvantage naman po sa akin, syempre po, dahil ilang buwan na po tayong hindi nakakalabas, so hindi po tayo physically healthy. Kasi po, routine lang po talaga ng nag-work from home is, kakain, magtatrabaho, matutulog, tapos ganun lang po mangyayari. Unless mayroon kang pinagkakaabalahan, pero since nga dahil di na tayo pwede makalabas, ayun, routine lang talaga gagawin talaga natin. Correct. Na-imagine ko, kasi pag nasa opisina ka, sabi ni Lilabli, hello Kuya Miko from Yanis. Ay, Alice. Di ba pag nagtatrabaho ka, pwede ka pang pumunta sa ibang department, so nakakapaglakad ka. Pag nasa bahay ka, yan lang, kusina, kwarto mo, di ba? Wala ka talagang exercise. So, walang kawala sa iyo ang shopping, Ate Isabel, Ate Sab, sabi ni Samantha Mariano. sige dyan naman, what's your disadvantage? Ayun, saan naman ang disadvantage ko? Bali, dalawa lang naman yung encounter ko na disadvantage as working from home, which is yung mainit. Siyempre, sanay tayo sa aircon. Sa office, malamig. Pagdating dito sa bahay, talagang sobrang ajit na ajit yung weather. Sobrang init. Pangalawa, since outgoing din ako, siyempre, yung environment ng office, nakakamiss yung mga friends mo, yung mga kulitan, nakakamiss siya. Tama. Pero,
ito na nga yung new norm. Kailangan natin mag-adapt. And talagang na-appreciate ko naman din yung work from home. Correct. Okay. So, at least kahit may disadvantage, so mas na-appreciate pa rin. So, Ate Hannah, what's the disadvantage? Disadvantage po sa akin is distraction talaga. So, yung mga noise. So, one time po, meron akong meeting and sumisigaw yung pamangkin ko. Sabi na sa meeting ko, is that your son? Napagpumalan pa akong nanay. Hindi ko talaga maiwasan yung mga ganyan. Correct. So, disadvantages are yon, natitempt, tapos wala ng exercise, tapos distraction, hindi, nami-miss nyo na yung mga kaibigan nyo na dati, di ba? Sabi ni Didot, sabi niya, pero parang sa'yo to, Sabel, pero di-deprive sa food. Kahit deprived sa shopping, di-deprive sa food. Delivery ng delivery. Sabi ni Pastora Jing, Nico, naka-shoes ka pa din kahit work at home ka. Sabi ni Didot, mismo na rin barbero, Gideon. Ha, ha, ha. Okay, so dahil na-define na natin yung mga advantages and disadvantage of working from home, ngayon, bigay naman kayo ng tips kasi alam natin, manami na po ngayon na nag-work from home kasi syempre, maraming nag-cut ng mga offices, marami talaga ang sinabi na mag-work from home kasi pinoprotektahan din na mahawa sa biyahe, ganun. So, ano yung tips na mabibigay nyo para makatulong din sa lahat ng mga nag-work from home ngayon based on your experience? So, Hannah, ano yung tip na pwede mong bigay? Tip na pwede kong maibigay is gumising ka ng tamang oras. So, whether morning shift ka, mid shift, or night shift, dapat nasa tamang oras. So, in a way na dapat meron ka pa rin routine bago ka mag-work. Kasi, di ba, tendency natin, since naka-work from home tayo, magpupuyat tayo, and then ang tendency is gigising na lang tayo 5 minutes before tayo mag-work. So, kung gagawin mo yun araw-araw, it's not gonna be healthy sa mind natin, sa health natin physically kasi bungad mo is work agad stress. So, correct. Important is dapat meron kang morning routine. So, for example, dapat meron kang prayer time, devotion. Correct. Dapat trust mo yung full day mo kay Lord. So, dapat peaceful muna yung mind mo before time. Yes. So, gising sa tamang oras kasi not everybody naman are waking up early in the morning, no? Kasi may mga ship sila. So, tamang oras. So, backwards ka, kunyari kung devotion mo is 30 minutes to an hour, tapos mag-aalmusal ka. So, yung sinasabi nating disadvantage kanina na exercise, so, sama mo na yun sa morning routine mo. So, backward ka ng oras, gising ka pa rin sa tamang oras. Uy, thank you! Magandang tip para sa atin yan. Thank you, Hannah. Sabel, what's your tip for those who are working from home? Okay, so, Ate Sabel, nakamute ka. Yan. Unmute ka muna, Sabel. Unmute ka. Unmute. Ayan, okay. Yan, okay. Good. Yan. Yan. So, for naman po, magbasa kayo ng mga materials na makakatulong sa mental health. So, marami pong type yan eh. For example, paano ka mag-a-adjust socially? So, pwede ka mag sa bahay or pwede ka sa mag-chat ka sa mga ka-work mo, ganon. Kami po, ako po, meron po kaming material sa office na nire-recommend na basahin sa amin palagi. Yung mga tips to for mental health. So, yun nga po, sinuggest doon sa amin na first, magkaroon kayo ng parang virtual quiz bee. Ganyan, may quiz bee kami. Naglalaro kami ng mga katrabaho ko every Friday ng quiz bee. As in, random lang po. Ayan. Tapos, marami po mga suggestion lang siya kung paano ka makaka-cope
paano mawawala yung mind mo sa stress na, ah, may pandemic, tapos yung cabin fever mo. Also, syempre po, napaka-importante po talaga yung daily na pagbabasa ng Bible, salita ng Lord. Kasi correct, yung salita po talaga ng Lord ay ang comfort po talaga panahon ngayon. And syempre, yung mga pangako talaga ng Lord ay hindi talaga siya magbabago. Totoong-totoo po talaga siya. Kaya kailangan po natin mag-cling kung ano yung natin ngayong pandemic na to, which is kundi Lord lang. Yan. Correct. At maraming pa pong reading materials po na makakatulong po sa atin. Kasi there's a tendency of ano, being depressed, no? Kaya yung sinasabi kanina ni Kuya Gideon na nakaka-miss yung mga ka-office mate mo, si mag-isa ka na lang sa bahay. So, there's a tendency na ano, ma-stress ka mentally, no? Kaya that's your tip na ano. Yes. So, ang sabi ni Ate Isabel, the Bible is the greatest tool natin para tayo ay ano, ano, nasa wish pa rin natin. Kasi maliit na nga yung area mo, tapos wala ka pang ka-office mate na kasama. So baka po talaga pwedeng mangyari sa atin yan na ano. Kinikwento nga ni Kuya Norden eh, dumating daw siya sa time na sa kakaisip niya yung ano, yung aircon, parang paikot-ikot na lang, ano, nawala sa sarili, no? Okay, thank you for that tip, Ate Isabel. So, Miko, ikaw naman, ano ang tip mo? Ah, kasi kanina sabi mo, tendency na bumili ng bumili. Anong tip mo dyan? Ang tip ko naman doon para sa mga mahilig mag-invest sa maging ano, number one investor sa Shopee sa Lazada or kahit anong online, dapat alam niyo kung ano yung wants tsaka yung needs. Pagde-determine niyo yan, makakalaya kayo sa pagiging investor sa online shopping. Correct. Kasi ano, baka naman nakatipid ka nga dahil hindi ka na namamasahe. Napunta naman kay Shopee tsaka kay Lazada yung ano, natipid mo, 'di ba? Tapos yan, tama 'yung sabi mo, Kuya Miko, kasi kung na-define mo yung need mo, yun lang ang pagkakagastusan mo. So kahit ano pa ang nagpa-flash sa cellphone mo na maganda 'to, bago 'to, ah, hindi ko kailangan 'yan, no? Thank you for that tip. So, Kuya Gideon, ano naman ang iyong tip? Saang area ka ng bahay nagtatrabaho? Bali, nire-renovate ko po yung ano, yung room ko. So, nagpipintura pa rin ako hanggang ngayon. So, yun po yung mabibigay ko na tip. Mag-explore lang tayo ng mga bagong skill, hobby, or mga bagay na hindi mo pa ginagawa on the daily basis. Actually, ngayon, dati, ang naluluto ko lang pritong itlog. Mga ganyan. Ngayon, kahit pa paano, nakakapagluto naman ako ng pansit canton. The joke lang. Nakapagluto naman ng kahit pa paano. Yan. Wow! Uy, sabi ni Hannah kanina, nakapag-ukulele siya, di ba? Oo, marami po tayong skills na pwedeng i-develop. Yan po yung lagi naming sinasabi sa anak namin. Kasi, pag wala kang, hindi ka naging productive during this lockdown, ano, sayang yung ano, yung panahon. So, thank you for that tip, Kuya Gideon. Hannah, what's your tip? Another tip. So, we are on the fifth tip natin. Siguro in relation din sa mental health, which is really important sa atin, is find time to have physical activities and be intentional talaga. Kasi since naka-work from home tayo, hindi tayo nakakalabas, hindi nagagalaw yung katawan natin. So, let's be intentional sa pag-exercise. It doesn't need naman na kailangan intense workout. Pero kung kaya mo naman, why not? Pero at least, nakakagalaw yung buong katawan natin, nakakapag-awis tayo. And you know na kapag nag-exercise tayo, there's a chemical in our body na nare-release, which is called endorphins, which is it triggers positive feelings. So kapag nakakapag-exercise tayo, we feel good and sarap siya pakiramdam, and also nawawala yung stress natin. So it helps. Tama. So nakaka-enjoy po sa bahay.
pag nakita mo yung bed mo, parang ang sarap matulog. So, take time na mag-exercise po tayo, okay? So, dapat po, binabantayan natin ng mga timbang natin. Baka tayo ay talagang lumalaki na din. Ang pag-exercise po, nakakabata din po ng skin. So, tama po yung tip na yan. Before I'll give you yung mga last word po ninyo, let's run through with the tips po natin. Pero, alam nyo po, magandang tip din po is, kasi nasa bahay na po tayo ngayon, di ba? So, find the spots. Kasi sabi ni Ate Hannah kanina, distraction talaga is the one of the advantages of working at home. So, find your spot in your work sa bahay. Anong ma-explore mo doon, Hannah? Find your spot, meaning kailangan malinis yung kapaligiran mo, wala masyadong noise, as much as possible. Pero kung wala kayong choice, katulad ko, nasa dining area lang talaga ako nag-work, which is meron pa rin talagang mga external factors na noise. Ang matitip ko is, early in the morning, dapat ilista nyo na yung dapat nyong gawin, and then mag-focus lang kayo dun sa gagawin nyo. Kasi sa kalagitnaan ng gagawin nyo is maraming distractions. So mag-focus lang kayo, identify nyo yung priority, what's important, what's urgent. So dun lang. And also, tip ko din na siguro sabihan nyo din yung mga family nyo na during my meeting or anything na kailangan na mag-focus is huwag masyadong maingay. Correct. Thank you sa mga kapamilya ng mga nag-work from home. Meron din po kayong part. Suportahan nyo po yung mga trabaho. Isipin nyo po, wala sila sa bahay nyo. Kasi pag wala sila sa bahay nyo, wala kayong uutusang maghiwa ng gulay, maghiwa, magprito. Okay, isipin nyo po na nasa bahay po sila pero nagtatrabaho po sila. Okay, sabi po ni Pastora Nina Beng, ang ganda naman ng chair mo. Work from home talaga. Related doon sa sinasabi ni Pastora Nina, siguro yung last tip is invest on your need. Kasi 'di ba sa opisina provided lahat yung chair, pero sa bahay 'di ba naka-monoblock ka, 'di ba? So, sinong gustong mag-explore nun? Invest on your need. Work needs. Siguro si Miko. Ayan. Miko. Si Isabel na lang po. Kasi okay, siya po yung maraming in-invest po. Tama. Puro sa pancho ng Miko. Ayan. So, ginawa ko po, bale, nag-total makeover po ako ng kwarto ko para yung pleasing siya sa mata naman, ma-clean yung puntura, malinis, tapos wala masyadong gamit, yan. Tapos po, nagpalit talaga ako ng mga gamit. Bumili rin po ako ng work table ko, tapos itong chair ko, ergonomic chair, para masupport yung likod ko kasi may spine condition ako. And ano pa po ba? Eh nga po, for proper na ventilation, ayan, medyo nagpaayos po ko ng window, tapos nagpalinis po ko ng aircon, ganyan. So, ayan po yung inayos ko for work from home. Parang ang feeling ko pa rin ay nasa office pa rin. Oo nga. Parang napakagastos yata. Hindi. Ang sinasabi natin, huwag po kayo matakot. Kaya po kayo nagtatrabaho para conducive din kayo, kaya sinasabi ni Ate Beng yun. So, invest sa magandang chair, invest ka sa wifi, sa gadget, so make sure na maganda yung yung headphone mo. It's good also that you wear headphone kasi nakaka-focus ka, hindi ka masyado nadidistract sa paligid mo. Especially pag nagmi-meeting, so you invest with a good earphone. So whatever you need para po maging conducive ang pagtatrabaho niyo. So ayan yung mga tips po namin. So number one is gising sa tamang oras, make time for
spend, mag-alat ka ng time for your devotion, for your exercise, tapos magbasa ng mga materials about for mental health, tapos necessary against, necessary lang at saka wag yung wants. Tapos, yung skills, mag-develop tayo ng skills natin. Tapos, be intentional in exercise, especially. Tapos, find your spot. Ibig sabihin, para to avoid distraction, kausapin ang inyong mga kapamilya about your work, especially pag may meeting ka. And lastly, invest on your work needs. So, before we will end, siguro, let's give yung parting words nyo, tsaka ano nyo, encouragement for those who are working from home. Siguro from the top ko na lang, si Hannah muna. Ako po, I want to emphasize yung word integrity na even if we are working from home, the boss is not around, so walang nakakita sa atin, we should still have integrity, you know, whatever we do. Anyway, our boss is our Lord. Hindi lang tayo dapat nagtatrabaho. Pero itatrabaho tayo because this is our ministry. So sabi nga, so whether we eat, we drink, whatever we do, do it. Yes, thank you, ang ganda naman ng sinabi. Okay, at si Kuya Gijon. Ayan sa akin naman, sa mga nag-work from home dyan, take advantage lang natin yung pagiging work from home natin and talagang mag-save tayo ng money para sa future. Ayan lang naman sa akin. Thank you, save save money, sabi ni Ate Hannah kanina, integrity. Kahit di tayo nakikita ng boss natin, ang boss natin si God. At save money para kay Gideon and si Kuya Miko. Sa akin, opportunity. Maging multitask tayo sa mga ginagawa natin. Hindi lang tayo nag-work from home tayo, nakapokus lang tayo doon. Marami tayong pwedeng gawin. Tulad ng pag-online business, pwede tayong maging buy and sell sa online or maging online seller. At the same time, nadadagdagan yung income natin. Tsaka kung may gusto kang bilhin, at least hindi ganun kasakit kasi nakapaglaan ka ng pera para doon. Wow! Oy, ano yan? Talking from an experience, si Miko. Thank you, Miko. So yung opportunity, i-grab natin. Kung kahit na siguro wala kang experience, basta may opportunity na dumating sa'yo, grab mo yon, sell online. Lastly, Ate Isabel. Nakamute ka. Ayan. Okay. Okay. May computer tayo. So, ibig sabihin, okay na po ba? Ayan. Yes, yes. No. Yes, Sabella. Okay. Ko, make the most of your time. Make the most of your time. Yes. I think sa akin po ay, ang tip ko po ay, make the most of your time up. Kasi, para po sa mga hindi, sabi, mga hindi introvert, so maraming mga gustong gawin, it's your time na mag-start ng maraming bagay. So, huwag po kayong mag- focus or di mo ano mga things na parang pagsisisihan nyo lang sa huli, gano'n. So, pwede po kayong mag-hone ng skills nyo, mag-aral po kayo ng mga bagong mga activities, kagaya nung kay Hannah, and pwede nyong i-improve yung mga skills na meron na kayo, kagaya ng pagluluto, yan, mag-explore po kayo. So, parang make yourself busy pa rin po kahit sa panahon ngayon. Kasi, syempre, limited lang yung space na ginagalawa natin. So, limited lang din yung maiisip natin. So, sa kabila po nun, yun, make the most of your time. Yan. Thank you so much. Ano, productive kayo. Correct. Thank you, napaka. Wow, ang sarap po. All your sharing, all your tips, lahat po ng sinabi nyo ay talaga pong sigurado akong maraming natutunan kasi ako mismo na-bless ko ako sa inyo. Thank you so much. Salamat po for tuning in sa ating pong Discarded Tip for
this Sunday. So abangan nyo po next Sunday uli. Meron po tayo uling discard tip on next Sunday. Abangan nyo po sino po ang guest on Sunday. Thank you so much. Wave-wave tayong lahat. Bye-bye. Pastor Norden, pwede bang picturean kami? Pwede ka na rin sumama kahit nakamute ka lang. Hindi na. O sige, heart tayo kasi ang daming nag-heart sa atin. Yan, sige. Thank you so much. Thank you po lahat. So we are saying goodbye. See you next Sunday. Sa lahat po. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you.